Sir Andrew, ano po yung masasabi nyo ngayon na kasi ang dami na naglalabasa ng mga rappers? Kasi biglang ano eh, nagtaka nga ako eh, mga last 3 years or 4 years ago, parang biglang pumutok. Oo, biglang pumutok yung mga iba't ibang mga rappers na tapos nagkaroon ng issue, Sir Andrew, di ba yung ano, parang na maraming natamaan doon sa kanta nyo na Tamang Tama. Ano po yung masasabi niyo doon? Pero ito, huwag kayong ma-offend pag naging tapat ako sa inyo. Yes, okay. Opo. Tatapatin ko kayo. At huwag din yung mga nanonood sa inyo, huwag din kayong masasaktan pag naging honest ako sa inyo. Okay? Of course, and, yeah. Sige. In fact, I don't wanna say this, but, you know, baka kasi pati yung mga humahanga sa akin, masaktan din. Ayoko nun. Pero believe me, I really do wanna hurt you because I wanna be honest to you. Okay? Okay, here's the deal. Kaya bumulusok at dumami ang mga rapper. Sabi mo, 3 years ago, Jovan. Three years ago, or four years ago. Yes. Honestly, it was not because of me. It was because of Enigma. Enigma of Flip Top. Flip Top. Siya ang nagbigay ng maraming bahay na pasukan at tirahan sa mga rapper na nangangarap maging rapper, maging popular. Yeah. It was not me. Okay? Kasi kung sasabihin kong ako, magsisinungaling ako sa inyong lahat ngayon. Hindi ako. Si Enigma. But then again, nang dahil doon, pinasasalamatan ko siya. And I do appreciate Enigma. What he did 10 years ago, 9 years ago, 7, 6, 5, na pinapular niya at ginawa niyang popular ang Flip Top. At yes, napakaraming tao or napakaraming kabataan ang nahumaling doon sa uri ng Flip Top na meron siya. Kaya doon, thank you. But with me, syempre, aaminin ko again na you know, hindi man malambot sa kamay kundi matinik sa kamay, na aaminin ko na yung ginagawa ko before, that was 30 years ago. Yes. That was 20 years ago. Take a look, Humanong Ka ng Pangit was 30 years ago. Yeah. Banyo Queen was 20 years ago. Dumami ang rapper dahil doon sa Flip Top. Dumami yun. And I'm happy to say that I am honest to admit that. Ang akin lang is, ano, yung sana, yung nahuhumaling, tama? Nahuhumaling or nahihilig sa rap music. Naengganyo. O naengganyo. Naengganyo. Ano, i-recognize nyo rin yung mga nagsimula nung araw. Yes, yes. So, hindi lang ako, hindi lang si Francis M., hindi lang ako. So, isipin nyo rin yung appreciation para doon sa mga, yung, for example, yung, you know, yung kila Michael B. Yan. Yung mga Michael ganun. B. Kila Lady Diane. Yan. Yung mga Lady ganun. Diane. Yeah. Yan na nagsimula din at sumunod sa bilang ng mga artist na, you know, na naghirap din na to put their juice where the juice at, and then to create their artistry for them and for you probably. So yun yung naglatag talaga nung araw para matanggap yan ng tao. Yun yung talagang ano, yun yung celebration of recognition kung recognition meron Pinas, kung meron mang Tagalog rap sa Pilipinas. Kaya recognize that kasi kayo din mga people, hindi nyo rin mararating ang gusto nyong datnan kung hindi nyo lilingunan ang inyong pinanggalingan. Ganon din yun. Yes, kaya. Yeah, idol eh. Yes. So, for me, kung ang problema ay, kung wala kayong target, kung wala kayong goal, kung wala kayong common goal, wala kayong common target, so how do you create an answer for any question? O edi ganito ang sagot. Edi kung kanya-kanya kami, o edi maiiwan yun sa magpagalingan na lang kaming lahat. Ganun maiiwan yun. So, yeah. yung
you have to create for your own. This boy has to create for this boy. That person has to create for that person. And Andrew will create for Andrew. Yeah. Hindi yung pipilitin mo na, okay, everybody, upo tayo sa isang lamesa or upo tayo sa isang tabi, mag-create tayo ng isang solo spot para sa ating lahat. Walang ganun. Hindi tatanggapin yung lahat ng rapper. Kasi kanya-kanyang rapper, may kanya-kanyang agenda, may kanya-kanyang dream, may kanya-kanyang kung paano sila gustong sumikat. Pero ang palagi kong binabahagi sa aking Donggalo Records at sa lahat ng mga taga-Donggalo at sa lahat ng mga naniniwala sa Donggalo Records, lalo sa tinataguyod kong Tagalog rap, because yun ang tinataguyod ko, hindi ako nagtataguyod ng hip-hop, nagtataguyod ako ng Tagalog rap. Ang tinataguyod ko ay, at ang tinuturo ko ay, palagi is help somebody who will later on help you too. So, at Andrew, itinuturo sa iyo yun, o edi, yun din ang ituro mo sa sarili mo. Help somebody who will later on help you. So, doon kayo magkakaisa kasi iisa yung pinupuntuhan nyo na, para pala matulungan ako, ay tutulungan ko ang kapwa ko. So, yung kapwa ko na kulang at salat sa bagay, itulong ko yung sobra ako. Para later on, kung ano naman yung salat ako, yun naman na may sobra ang kapwa ko na makakatulong naman sa akin. Yes. Diba? That's right.